And it's stinking. So this is the continuation of my video. Because sabi ko nga sa inyo, babibili tayo ng mga tinapay. Tapos, i-review natin sila. So dun kami bumibili ng tinapay ng kahit noon pa ng college days. Dating Julie's Bake Shop yun, di ba, Bess? Tapos ngayon ay? Ano nga? Patties. Okay, so I have the following breads. So i-say natin sila. So, ang malapit sa puso ko, pero ang tunay talaga, nagkikrave ako ng brownies ng nakarang araw pa. So, pero ang malapit sa puso ko itong Sweetheart. So, alam niyo kung ba't malapit ito sa puso ko? Bes? Bakit? Dahil ng college, pag ang pera ko ay sakto lang, yung tipong hindi ako makakabili ng pang meal, na isang buong meal, yung kanin, ulam, tapos dapat extra rice kasi naka-duty kami sa library noon ng from 7 a.m. to 5 p.m. din yun, alas 3, limot ko na. So, ang gagawin ko, pupunta kami ngayon doon sa palengke ng bayan, na lumang palengke. Oh. Tapos, ito ang bibiling ko noon sa Julie's Bake Shop. Bibili ako nito ng mga, parang 5 piso lang to noon, 4 pirasong ganito. Yun na yung lunch ko. Diba? Pero ano ka, kaya malapit sa puso ko itong Sweetheart. Para makatapos tayo ng aral, ganun talaga. Ganun pa ba? Ganun pa din ang lasa, Bes? Oo, masarap pa din. Teka nyo, tatlo yan. Masarap siya, promise. Sweetheart. Akala ko nito ube. Oo. Masarap siya, promise. So ito yung recommend ko. Doon sa mga pumapasok pa rin doon sa LCBA, sa CCC, kung saan man kayo malapit na school, pag kulang kayo ng pananghalian, ito ang bilhin nyo. Tinapay naman talaga, di ba, Bes? Tinapay ang best na pampabusog, alternative ng heavy meals. So ito, masarap pa rin. Masarap kasi yung sweet niya dito. Ano tawag yung glaze ng sugar? Glaze. Confectioner sugar. Ano tawag? Confectioner sugar. Ang kalino talaga ng kaibigan ko si Reggie Ida. Ano? Dami nalalaman. Kaya kapag minsan, Bes, ano ibig sabihin nun? Bes, ano yun? Ba, alam niya? Para kung may kasamang Google. Thank you, Bes. Hindi walking dictionary, walking Google. Ang daming alam niya, lalo sa sciences. Ba't hindi ka mulag science major? Wala sa LCBA eh. Pero piling ko mas kabog kapag science major. Dahil mong alam sa ano eh, parts of kineme eh. Sabi ko nga kay Ma'am Sheila, nung ano, kulang kasi nung last year ng isang science teacher. Sabi ko, ako magtuturo. Grade 7 kaya ko. Oo. Or science. Hindi, binigay sa'yo. Ano, kailangan ko daw kausapin muna si Ma'am Garcia. Oo. Pero pwede daw. Kasi ano nga, alam kasi niya na. Kasi i-import ka eh. Kasi alam niya na ano. Sarap talaga, Bes. Taklay mo na kasi. Ayoko. Go down. Next. Bes, yung piano ano mo? Ah, ito. Piano ano. So, kilala niyo to. Piano ano to. So, ito naman. Medyo natatandaan ko to. Kasi parang nang namatay yung lola ko noon. Yung namatay ang lola ko. Parang ganito yung dinalang pinamagay ng libeng, ng mga burol. Parang ang daming dalang ganito ni tita. Galing Kalamba, dinala sa Legazpi. Ah, mayroon ding memory sa iyo, ang piano, no? Na piano, no? May memory din to. It brings back memory. Oh, memories. Ah! Sino ang kinaganda? At yung mga tinapay na malalapit sa puso natin. Kailangan meron kang memory sa lahat ng tinapay. So ito, piano na. Masarap din. Masarap yung mga tinapay dun sa ano yan? Patty's Bake Shop. Patty's Bake Shop sa Kalamba. Nga may itulo ko sa inyo kung saan siya bibilhin. Okay yung lasa. Kasi piano, no? Parang margarine sa loob. Yes, Bes, ito yung ano mo, kape mo. May pakape pa dito. May palaman siyang margarine. Okay. Bes, take mo naman piano, no? Yes po. Dali. Paborito ko din to, piano, no? Okay, lasa, no? Ito, brownies. Dito ako nag-trade ng arang-araw pa. Kaya lang, sa mga bakery kasi ngayon, yung tipipisong brownies, hindi na ganun kasarap.
So, ng college ako, bibili ako nito. Pag medyo sobra-sobra ang pera ko, bibili ako nito. Tapos dati noon, coated talaga siya eh. So, itong brownies naman, special to sa buhay ko din. Kasi, nang nasa Legazpi pa kami, meron kami parang sarap ng bahay namin, meron kaming stante doon. Parang bagsakan kami ng bakery, ng display, best. Na gano'n, may nagrarang sarap ng bahay namin. Commercial space. May commercial space kami sa bahay. Mayaman na pala kayo nung dati. Hindi naman, best. Parang pinaayos lang yun ni Mama. Yung kalahati tindahan, yung kalahati commercial space. Parang ang naging setup, magbababa ng tinapay dun. Si Mama na ang magbibenta. So, porsyentuhan, 20%. Parang 20% sa total sales. So, pag may deliver ng brownies, sure na. Yun ang merienda namin. Yung kita ni Mama, sabi naman ni Mama, yung kikitain niya doon ay pangkain na namin. Kaya matyaga siyang magbantay doon. Yes, ano kayo? So, lalo na nauso, mayroon doon nauso bes eh. Wala sila yung pinagsama-samang tinapay. Anong tawag doon? Yung pinagsama-sama ko na rin. Na matigas? Oh, ko na rin dinabenta. Ito yung mga natira ngayong araw. Oh. Ang gagawin na sa bakery, gakamusin yung lahat. Tapos lulutuin yung pudding. Oo, pudding, oo. Ayun. Ang gagawin nyo yung pudding na yun, ganun talaga yun po. Paano ang gagawin ng pudding? Ang pudding, yung mga hindi nabiling tinapay for the day, yun yung kinabukasan pudding yun. Meron namang bakery, talaga nagluluto sila ng tinapay, tapos yun ang gagawin nila ng pudding para fresh. Pero mas masarap talaga yung halong-halong tinapay. O, wag na kayo mag-inarte. Kasi ako na magsabi sa inyo, mas masarap ang pudding na ang ilalagay yung mga tinapay na hindi nabenta ngayong araw. Tapos bukas pudding. Tapos i-deliver yung nakatray. Nakatray. Tapos mainit pa. Yung ibabaw ay parang nag-shine pa sa sarap. Tapos lalagyan ng ano, ng kondensado. Ang sarpulado na no, walang pudding. So, yun ang kwento ng brownies. Brownies? Tapos nagpunta sa pudding. Saya, di ba? Ayun, pero yun talaga yun, yung sa brownies noon, yanan. Tapos, sa mga school, pag ang dala mo sa Christmas party, brownies, ang donation mo, yung mapera ka. Diba? Sabi, sige po, dadala po ko na isang tray ng brownies. Oh, donation. Yun yung mga memories natin dyan. Sarap. Sarap ano, bes? Para siyang cake ng anon. Para siyang pinagalong cake ng Goldilocks sa ano, Red Ribbon. No. Totoo. Oh, masarap nga. Para siyang ano, cake na rin. Para siyang roll cake, chocolate roll cake, ano? Sarap. Kontrahin natin ng kape. Ikaw, Bes, anong maalala mo sa brownies? Paborito ko din yun. Mag-ano ko. Ano to? Nalang binibili mo sa tindahan, 5 piso lagi. Sarap. Again ha, doon yung kayo bibili sa may patties, doon sa bayan. Pag napadpad kayo ng Kalambabayan, highly recommended ko yung bakery niyo. Masarap ang mga tinapay. Nga? Yan. Masarap. Diba nahulog, kinain ko pa? Ngayon ha? Ang dami! Hindi ka magka-diabetes naman ako, di bes? Siguro naman. Ay. Will you please explain to us what is diabetes? Diabetes is the situation wherein the blood sugar increases in your body. And the level of... Sweetheart. The level of insulin that is extracted from your bile is not that normal. Pero ba? Ba't sinaring mo lang ako? Insulin. Pag ikaw ay hindi nagpo-produce ng insulin ng katawan mo, yung bile mo, that cause diabetes.
So, insulin plant helps a lot. Kaya nga insulin plant ang iniinom ng mga ano eh. Ng mga diabetes. Para masustain. Oo, masustain. Masustain yung kakulangan sa produce ng insulin. Tama? Yung ba yun, Bes? Galing, di ba? Naka-informative ng conversation namin. So, tinapay review tayo, ha? Ito yung mga tinapay na malalapit sa puso natin. Bes, isa pa lang nakakain mong ano, kalahi? Parang iba na itsura ng kalahi. Bes, parang ibang itsura ng kalahi nila. Dapat ba ganito, oh? Ito ba yung kalahi? Dapat mas matambok to. Nga. So, ito naman kalahi. Alam ko to kasi dati, nagtitindera ako dun sa bakery ni tita. Ito mabenta to doon. Kasi masarap yung kalahi niya. So, part-time ko yun doon. Tindera. Diba? Babantay. Kasi noon nakatira ako sa bahay nila tita. So, syempre, pag nakitira ka, dapat marunong ka makisama. Marunong ka magugas ng pinggan, di ba, Bes? Maglilis ng bahay. Ako noon, ganoon, taga-bantay. Nagtinda ako ng pandesal sa umaga. Tapos maghapon, nagbabantay sa bakery. Yun yun. Di ba? Ayos din yung kalahi nila, pero may kulang. Na? Hindi kagaya nung sa Josam. Saan yung Josam Bake Shop? Josam, doon. Pero ko doon sa bahan? Oo. Di ba yung sa likod ng sibahan, yung pang malakasan na bilihan ng tinapay din? Meron din sa likod ng sibahan, pang malakasan na bilihan ng tinapay sa bayan. Ano? Parang Besi, busog na ako. Besi, meron ka pang ano, may egg pie ka pa? Tulungan naman ako sa egg pie. Hati tayo. Yung egg pie naman, favorite ko yan. Kasi noon, pag may egg pie ka, parang mayamang ka na, di ba, Bes? Oo. Tama ba, ng mga bata tayo, pag nakakain ka ng egg pie, parang kahit papano ay hindi ka na mahirap. Anis. Parang kasing cake na siya, parang di ba noon may chiffon cake. Ka-partner niya yan eh, ka-level niya yan noon eh. Tama, egg pie. Egg pie, buko pie, gano'n. Si papay, di ba? Ang init naman ng kape, hindi ko ma-enjoy. So yan, ang mga kwento ng tinapay ni Madam Nika. So egg pie naman tayo. Best, oh. Best. Tikman natin yung egg pie. So, from big egg pie, naging mini egg pie. So, yun nga, ang kwento ko naman ito, sabi ko sa inyo, pag nakakain ka nito, ibig sabihin kahit papano, may Adela ang pamilya. Nakabili ng egg pie. May pera na pumasok. Meron ko na lang, mayamang kapag medyo matigas yung egg pie nila. Masarap na egg pie na natikman ko dun sa may harap ng SM tsaka yung sa likod ng simbahan. At sakto lang. Nasa egg pie. Abet ko dun yung sweetheart, yung brownies. Oo. Super yun. Na masarap dun. Pero okay din naman. Lasa naman silang kung ano sila, yun din lasa nila. Kaya siyempre, may mga lasang spectacular. Na? Ang favorite ko, pineapple pie eh, yung dilaw. Parang wala na nagagawa yung pineapple pie. Ang pineapple pie masarap, lalo na pag mainit pa, tapos may pinya talaga sa loob. Have you tasted pag na-pineapple pie? Ikaw, Bes? Ay, hindi ako, ano, hindi ako masyadong, ano. Yun ang masarap sa pineapple pie, lalo na kung hindi, ang nilagay ay spa, hindi, you know, hindi yung tang o tang pineapple. Talagang, ano, pineapple. Maan sarap, promise. Basta tatandaan nyo, ha? Anong moral lang lesson natin? See to eat na tayo, hindi tayo nagtitipid sa pagkain. Hindi naman pagiging matakaw yun. No? It's always good
na ikaw sa sarili mo, hindi mo tinitipid ang sarili mo sa pagkain, magtipid ka na sa lahat, wag lang sa pagkain. Kasi pag kumain ka ng malulusog na mga gusto mo, ang mangyayari, magiging malusog ang iyong katawan. Always remember, health is wealth! Thank you so much for tuning in. So, I hope you have learned a lot from this tinapay review natin. So, maraming salamat. I'm Nika Natasha Nicole. Together with me is Miss Regine. Miss Regine Ilag. So, bye-bye. Remember, health is wealth. Bye-bye.